Purihin po ang Panginoon at salamat sa imbitasyon na binigay sa akin para gamitin ng Panginoon sa kanyang pangaral ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon sa 40 taon na ibinigay niya sa atin. Nakita natin ang katapatan ng Diyos na hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ang Diyos. Ang ating teksto ay makikita natin sa Psalms 119 verse 90. Ang sabi doon, "Your faithfulness continues through all generations. You establish the earth and it endures." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Tunay ng Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi nagbabago. Siya ay tapat. Ang kanyang katapatan ay tuloy-tuloy 24/7 sa lahat ng henerasyon. At ito po ang kanyang creation na ito na nilikha ng Panginoon, ang siyang patunay na siya ay tapat sa atin. Pero hindi lamang yan, kundi ito po ay kanyang o sinisigurado niyang ito ay matatag, ito ay tumitindi, at ito ay natili. So praise God, ang ating pong response ay thanksgiving. Praise and thanksgiving to the faithful and unchanging God. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa inyo, o tatlong salita. Ang salitang continuous, establish, at saka it endures. Ito po ay mahalaga para sa katapatan ng ating Panginoon. The faithfulness of God, no, ang katapatan niya. Ibig sabihin siya ay committed sa kanyang sinasabi. The moment na siya ay nagsalita patungkol sa bawat isa sa atin, sa iglesia o saan man, tinutupad ito ng ating Panginoon. Isang bagay lamang ang hindi magawa ng Panginoon at yun ay hindi magsinungaling. So ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Ang masasabi lamang natin, lahat tayo ay merong mga testimonies or personal testimonies. Marerecollect po natin ang kabutihan ng Panginoon. Kung titingnan po natin kahit nasa New Creation Christian Fellowship 40 years ago, kasi ang Panginoon po ay hindi, we cannot outgive God. Nandun po ang kanyang katapatan na binibigay po para sa atin. Lagi, araw-araw. Mula nang ako'y tinawag ng Panginoon para maging full-time minister sa kanya, nakita ko ang kanyang kabutihan. Hindi niya ako iniwan, hindi niya ako pinabayan, maging ang aking pamilya. Salamat at binigyan niya ako ng tatlong anak na talagang ang Panginoon ang siyang gumalaw. Sila ngayon ay may edad na, kasabay ng iglesia, at nakita natin ang kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord. Yun po ang magagawa natin. Thanksgiving. Praise and thanksgiving to an changing God. So ang sabi rito ay continuous. Let's start with number one. Patuloy, 24/7, non-stop, ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan doon sa from generation in the past hanggang sa ating henerasyon, hanggang sa susunod na henerasyon, maging sa ating future. Sabi nga sa Revelation chapter 5, sa pinakabahagi nito, ang ginagawa ng sa Revelation ay nagpupurit, sumasamba na lang, sumasamba ang mga banal para sa Panginoon. Nandoon ang kordero ng Diyos. Nagpupurit, sumasamba sa Panginoon. Thanksgiving, no? And praises unto God. Alright, ang sabi dito, from all to all generations. Ang Panginoon ang siyang tumawag at nagtatag. Mula sa panahon ni Adan at ni Eva, sa henerasyon na yan, nakita na natin ang katapatan ng Panginoon. Ang isa sa pinangako ng Panginoon nang si Adan at Eva ay nagkasala ay tayo ay muling iligtas ng Panginoon. Magkaroon ng kaligtasan. At yan ay umabot sa panahon ng ating Panginoon. Siya ang resulta ng propesiya na magkakaroon ng tinatawag na tagapagligtas. At siya po ay naging tapat para sa atin. So,
What we're going to do is to accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior and Lord. At tayo po ay makakabilang doon sa sinabi ko kanina sa Revelation chapter 5 na mga banal na nagpupurit sumasamba sa ating buhay na Diyos. Yun po ang ating pong magagawa this time. Sapagkat ang katapatan ng Panginoon is continuous, tuloy-tuloy siya, maging ang ating papuri at pagsamba ay tuloy-tuloy din, no? Hanggang sa kanyang pagdating. At ang pangalawang word na makikita po natin dito ay to establish. Establish the earth. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang katapatan ay merong pagtatatag ng isang bagay. Siya ay gumagawa. Bakit? Merong layunin from the creation of the world, creation ng langit at ng lupa. Ito ay merong layunin. At ang layunin niya ay para sa tao. No, nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang liwanag, nilikha niya ang puno, lahat ng creation nito for one purpose and that is for man. At yan po ay para sa tao, para ang tao ay makakain, para ang tao ay mayroong matirhan, para ma-enjoy natin ang presence ng Panginoon dito sa lupa. Kaya lang makikita natin na naging hindi maganda dahil sa nagkasala nga si Adan at Eva. Pero lahat ng nilikha ng Panginoon ay maganda. It was good. Kaya walang nilikha ng ang Panginoon na pangit, no, o hindi maganda. Tingnan natin ang ating mga katabi, no? Ano masasabi natin? Ang masasabi natin, walang nilikha ang Panginoon na hindi maganda. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Kaya ang magagawa po natin ay purihin ang ating Panginoon. But the bad news is, nung nagkasala si Adan at Eva, yung hindi dinisign ng Panginoon, no, sa tao ay nangyari. Hindi niya dinisign ang kamatayan. Hindi niya dinisign o hindi niya ginusto na magkaroon ng karamdaman o pandemya. Hindi niya naisin to. Ang naisin ng Panginoon ay makapiling natin siya at puno ng buhay, puno ng kaligayahan. Sabi nga, napakaganda ang nilikha ng Panginoon. Kaya lang, ang nangyari ay nagkasala nga. At pumasok ang kasalanan dito sa sanlibutan, sa Romans chapter 5, verse 12. And sin entered to the world. No? Pumasok eh. At yun po, ang tao ay nagkasala. Ang tao ay all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi sa Romans 6:23, ang sabi doon ay the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So, ang Panginoon pa rin ang namamagitan. Ang katapatan pa rin ng Diyos ay nandoon. Binigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng regalo, and that is eternal life. So, praise and thanksgiving to our God, faithful and unchanging God. This is our response. Pwede nating sabihin ito ng malakas sa ating mga katabi. Praise and thanksgiving to the faithful and unchanging God. So, mga kapatid, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Pangatlo, it endures. No? Nanatili. Lahat ng ginilikha ng Panginoon, ang nais niya, ito ay nanatili. It remains. It stands. And it endures. Ano ang pinapakita nito? Na meron pong mga bagay na pag-aayos. Ang sinabi ng Panginoon, naman ang sinimulan niya, ito po ay kanyang tatapusin. So, merong proseso na ginagawa, maging sa ating pamilya, maging sa iglesia, maging sa lahat ng tinatag niya, ay kailangan ito ay manatili at magbunga. Ang sabi niya sa John chapter 15, remain in me, remain in my words. Ask anything in my name, it will be given unto you. No? Manatili ka sa akin, manatili ka sa aking salita, humingi ka sa Panginoon at ibibigay sa atin. So, this is the process ng Panginoon para sa atin na palaging po natin gagawin. At yun po ay tayo ay manatili sa Panginoon at tayo po ay titindig. Merong spiritual battle. Merong battle palagi. Why? Satan is doing all his lahat ng kanyang lakas.
Kasi alam niya na na ang kanyang time is short. No, he's working not only double time but triple time eh. So kailangan tayo ay ganun din. Kailangan makipagsabayan tayo. Pero hindi tayo ang gagawa. Ang gagawa ay ang Panginoon. Mag-rely lamang tayo sa Panginoon. Kaya minsan tayo ay nahirapan sa pandemya, nahirapan tayo sa ating sitwasyon sa oras nito, pero tayo ay kailangan tumindig sa Panginoon. Kailangan tayo ay manatili sa Diyos. Tayo ay lumaban. Ano magagawa natin? Purihin at sambahin natin ang Diyos. Si Haring Jehoshaphat sa Lumang Tipan ay meron ding problema. Ang limang mga kaharian ang nagkaisa para labanan si Jehoshaphat. So, this is alarming. Ito po ay nakakatakot at talagang malulupig sila. Pero ang ginawa nila, isang bagay lang. At sila ay nagpuri at nagsumamba sa Panginoon. Tinaas nila ang kanilang mga kamay at humingi sila ng tulong sa Diyos. At nung pagkatapos niya, nakita natin na ang Panginoon ang siyang gumalaw. Ang Panginoon ang kumilos. Ang Panginoon ang siyang gumalaw ng kaguluhan dito sa mga kaharian. Sila mismo ang nagpatayan. Kaya pagdating nila ron, talagang wala na. Talo na. May nanalo na. So makikita natin, ang Diyos ang siyang gumagalaw. Sabi ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. Praise the Lord. So, purihin po ang Panginoon. May mga trials tayo. May mga problema tayo. Ang sabi ng Panginoon, come unto me. Lumapit ka sa akin kayong mga nabibigat ang lubha. I will give you rest. Take my yoke. Yung yoke ng Panginoon, actually, dalawayan sa Israel, ay merong isang malaki at malakas na nasabihin natin kalabaw at yung isa ay mahina, maaaring hindi pa siya kasi tinuturuan pa para maging malakas. So, hindi balanse. So, yung pinakamalakas mismo, ang siyang humihila, ang siyang nagtatrabaho. Ang Panginoon ang magtatrabaho para sa atin. No, ang gawin natin, mag-depend tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Diyos, at ang Diyos ang siyang gagalaw at kikilos sa atin. So, ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. So, in closing, or the challenge po para sa atin, ay tayo po ay sumamba at magpuri sa ating Diyos. Ang tunay na pagsamba ay pagkakaloob ng ating sarili. Ang tunay na pagsamba ay pagkakaloob ng bagay para sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay paggawa ng kabutihan. Ang tunay na pagsamba ay magdala ng kaluluwa sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay buksan po natin ang ating mga bibig, itaas natin ang ating kamay para magpuri sa Panginoon. Nais kong ibahagi ito sa inyo na ito po ang ating magagawa na kinakailangan tuloy-tuloy din, itatag din natin, at tayo po'y manatili dito sa ating pong katapatan ito para sa ating Panginoon. First, by giving of ourselves to God. Ibigay po natin ang ating sarili sa Panginoon. Sa Romans chapter 12 verse 1, ang sabi doon, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable worship. So present our bodies, lahat ng sangkap ng ating katawan. You cannot serve two masters. It's either na pagsilbihan to o iwan tong isa at pagsilbihan at iwan ng isa. So, mamili tayo. Our God is great, unchanging, and He is faithful. Pangalawa, by giving of our tithes and our offerings. Alam po natin ang prinsipyo ng giving. Sabi nga, this is the sweet aroma of worship to God. We are worshiping God through giving. So, sa pagkakaloob, ito'y para sa Diyos eh. Ito ay binibigay natin. In times of pandemya, makikita po natin, nag-lockdown pati ang simbahan. And even our giving, nag-lockdown na rin eh. So, ibigay po natin ang para sa Diyos. At sabi nga natin, we cannot outgive God. Hindi natin malalampasan ang ating Panginoon. So, ang Diyos ang gagalaw at kikilos po para sa atin. No? Be faithful on these things. Pangatlo, by doing good works. Alam po natin na marami pong nahihirapan at ang mga tao ay naghahanap ng tunay na Panginoong Hesukristo. They're looking for literal, physical Jesus. Hinahanap nila. At ito ay masusumpungan nila sa buhay na living body of the Lord Jesus Christ. The church. Jesus is the head of the church and we are His body. At tayo po ay maglilingkod, tayo po ay mangangaral, at tayo po ay gagawa ng kabutihan. This is the true religion, according to James. And pang-apat ay bringing souls to the Lord Jesus Christ. Maraming lugmok
Marami nang nangangailangan ng salita ng Panginoon. Marami nang naghahanap ng solusyon. And this is the time for all of us to go out and preach the gospel. At kapag tayo po ay nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon at makatanggap sila kay Jesus Christ, then this is our worship to God. And lastly, let us praise the Lord. Let's stretch our hands, let's worship the Lord. This is the fruit of our lips. Now this is the sacrifice of praise. Itong mga papuri at pagsamba na ginagawa natin, pasalamat sa katapatan ng Diyos, ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. He is faithful, or His faithfulness ay continuous, He's stubbornless, and it remains. Ganun din po tayo, ang lahat po nating mga katapatan ito, ito ay isang hamon para sa atin. Let us give ourselves, give our tithes and offerings, let's do our duty sa paggawa ng kabutihan, at ganyan din, magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon, and let's praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. Let us pray and let's bow our head. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful time and opportunity to minister, O God, Lord, to my brethren, O God, in Jesus' name. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang gumalaw at ikaw pa, Panginoon, ang siyang kumilos sa mga bawat buhay, lalo na sa mga leaders of this church of God. Lord, we ask you, Lord, to bless. We know, God, that you are faithful and good. Lord, stretch your hands towards them. I know, God, na ikaw magbibigay ng special, ng double anointing para sa lahat ng leaders ng New Creation Christian Fellowship, maging ang lahat ng mga members, lahat ng mga manggagawa. We ask you, Lord, to bless us. Lord, we're looking for another 40 years. We're looking, oh God, Lord, your faithfulness, oh God, from generation to all generations. Maging ang apo namin, lahat ng mga kamag-anakan, Panginoon, Lord, in the future, Lord, sila po ay patuloy na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito. And to you all the glory, praises, honors, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Happy anniversary po sa inyong lahat. God bless us all.